Hello mga kasigawat mga admins, ako nga po pala si Pipoy. Itong isishare kong mga kwento ay may connect sa bawat isa at sa pamilya namin. Sana po ay hindi kayo maguluhan. Ito po ang unang kwento. Tuwing bakasyon, nakilalola ko. Nag-iisa kasi akong apo niya kay mama. Yung anak niya kasi ang panganay nagpare. 16 ako nito kung hindi ako nagkakamali. Yung bahay ni Lola sinauna. Pero hindi naman creepy tignan kasi may garden. Tapos maaliwalas yung labas at loob ng bahay. Ako lang lagi at si Lola sa bahay. Tapos pagdating ng fiesta, may pupuntang mga kabataan sa bahay para ipaalam ako kay Lola. Sila yung mga naging kaibigan ko. Inaayan nila ako madalas sa court ng baryo para makipagsayawan. Hindi ko alam kung anong nangyari at sa loob ng maraming taon, nagsimula akong makaranas at makakita ng mga bagay na kakaiba. Basta bago ako umalis sa bahay noon, nakahiga si Lola masama pakiramdam. Ayoko siyang iwan pero sabi niya, magkukolehiyo na ako. Baka matagal ko nang magawang makapagsaya ulit kaya sige lang at humayo na kami. Pero maaga akong nauwi kasi di ko rin ma-enjoy, lalo at si Lola ang iniisip ko. May gate ng bakuran pero hindi bakal, kawayan lang. Ang lock nun tali pero maaabot ko naman mula sa labas. Pagpasok ko, napatingin ako sa may bintana sa taas kung nasaan ang kwarto ko. May lalaki nakatayo. Iisa lang yung poste ng ilaw tapos malayo pa sa tapat namin. Kaya hindi ko makitang maayos kung sino o ano yung itsura ng lalaki. Basta alam ko lalaki kasi flat, tapos yung sa built ng katawan. Siyempre nag-aalala ko para sa lola ko, kaya dali-dali akong tumakbo papunta sa likod. Yung pinto kasi sa likod ang may doorknob, yun ang sususian ko. Kinuha ko yung bolo sa may kusina at pagpasok ko at nagmamadaling nagpunta sa may hagdan. Alam niyo naman yung sinaunang bahay, halos ang hagdan ay kahoy, di pa? Umiingit yun pag may bababa o aakyat. Hindi pa ako nakakaapak sa unang baitang pero umiingit na. Tapos naging mabilis, parang nagmamadali yung bumababa. Kinapa ko sa dingding yung switch ng ilaw. Tambol na ang puso ko at pinagpapawisan na ako. Pagsindi, walang tao. Nawala din yung tunog. Akyat na ako kahit nagsisimula na akong matakot. Nasa gitna pa lang ako ng hagdan, namatay ang ilaw. Hindi naman namatay ang ilaw sa poste kasi maliwanag pa rin sa bandang bintana. Lumingon ako sa may switch. Nagulat ako nung sumindi. Paghakpan ko ulit, namatay ulit. Nilingin ko ulit, sumindi. Kaya ang ginawa ko, paatras na akong umakyat. Hindi na namatay. Tuwang-tuwa ako. Akala ko nautakan ko na kung ano man yun. Kaya lang, nung nasa huling baitang na ako, may huminga ng malalim sa likod ko. Akala ko si Lola. Sabi ko sa sarili ko, sana si Lola. Kaya lang paglingon ko, lalaking nakabarong Tagalog, tapos masama ang tingin sa akin. Namatay ulit ang ilaw, may nandibdib sa akin. Naibato ko yung bolo bago ako lumagapak sa sahig. Nagising ako, nasa kwarto na ako ni Lola. Sinubukan kong bumangon pero napakasakit ang balakang ko. Pagpasok ni Lola sa kwarto, kinagalitan pa niya ako. Sabi niya, bakit daw kasi ako nagiinom? Pero nung sinabi ko sa kanya yung namumundi ng ilaw sa may hagdan, bigla siyang natigilan. Ito na po ang ikalawang kwento. Dumating yung mga apo ni Lola sa pamangkin. Nag-swimming kami. Pagbalik, unahan sa pagbabanlaw sa banyo. Yung banyo maluwag, tapos nahahati sa dalawa. Nahahati lang ng shower curtain. Yung isang pinsan kong lalaki, sabi niya sabay na kami. Doon ako sa shower, siya doon sa may gripo. Nagsashampoo na ako nung bigla niyang hawiin yung kurtina. Para siyang may hinahanap. Tapos nagsorry siya. Ako naman nagbanlaw na agad ng buhok. Tapos may dumaan. Nakasapatos. Sapatos lang kita ko. Doon sa siwang sa baba ng kurtina. Ako naman yung humawi. Yun pala nagsabay kami ng pinsan ko. Doon siya sa kabilang panig. Sabay pa kaming nagtanong ng, nakita mo yun? Nagsabon na ako agad tapos banlaw agad wala ng hilod. Nagtutuyo na ako ng katawan ko, nakabrief na rin ako nung pabalyang hinawi yung kurtina. Yung pinsan ko nagpupunas na din ng katawan. Nagulat din siya katulad ko. Nagunahan kaming dalawang lumabas ng banyo. Ito na po yung ikatlong kwento. Malapit na akong umalis. Isang linggo na lang kasi mag-e-enroll na ako sa college. Nasa may balkon kami nung yung isang pinsan kong babae maglabas ng mga photo album. Luma lahat. Black and white, brown and white. Kita ko mama ko nung bata pa, pati si Lola nung dalaga pa. Tapos may nakita akong lalaking parang sa family picture. Nanlaki ulo ko kasi siya yung lalaking nakabarong sa hagdan.
Kinuha ko yung picture, tinago ko. Tapos kinabukasan, tinanong ko si Lola kung sino yun. Sabi ko pa, siya yung nanulak sa akin sa may hagdan. Di ba yulenteng tao si Lola, ang bait-bait niya sa akin. Pero sinampal niya ako. Paulit-ulit niyang sinasabi na patay na siya. Di na pwede, wag akong gumawa ng kwento. Nagtampo ako kaya nagkulong akong kwarto. Pagkatawag ko kay la mama na sunduin na ako bukas. Tapos na naginip ako. Sa umpisa, hindi ko alam na panaginip yun. Ang akala ko pa nga, umaga na agad. Pero ang nasabi ko sa sarili ko, ang dal ng paligid. Paglabas ko ng kwarto, dun ko nalaman na panaginip lang. Kasi ibang-iba yung itsura ng bahay. Ang dilim at ang lungkot. Tinawag ko si Lola. Tapos may sumulpot na babae. Mga kaedad ko lang siguro siya, o mas bata pa. Hinawakan ako sa braso at pinatahimik ako. Tapos hinila niya ako pababa. Yung living room sa panaginip ko, imbis na mga picture at painting ang nakasabit, sa panaginip ko mga espada at baril. Tapos sa gitna, yung estante ng TV sana, may ulo ng usa. Pumunta kami sa may storage room, pero sa panaginip ko, maliit pa itong kwarto. Nakahiga dun si Lola. Yung lalaking nakabarong, nasa ulunan niya. Merong may edad ng babae na nakaupo sa paanan ni Lola at hinihilot ang tiyan niya. Tapos nakarinig ako ng plok. Sabay sigaw si Lola. Lumabas yung may edad na babae, may bit-bit na palanggana. Nagsuka ako sa panaginip ko. Ang laman kasi ng palanggana, fetus. Tapos yung lalaking nakabarong, binusalan si Lola sa bibig. Doon ko lang nakitang nakatali pala mga kamay ni Lola. Nung napalabas na yung nakabarong, hinila ako ng maliit na babae. Lumabas kami ng babae. Sa labas pa rin ng bahay, ang dal ng paligid. Napunta kami sa may chapel. May kinakasal pero kukunti ang mga tao. Paglingon ko sa bride, si Lola. Nasa tabi ni Lola yung lalaking nakabarong. Tapos yung isa sa nandun na babae rin, kinamayan siya. Nanlaki ulo ko nung marinig ang tawag sa kanya, balae. Tapos nakabalik na kami agad ng kwarto. Malungkot mukha nung babae. Doon ko siya kinausap. Pero imbis na sagutin niya ako, ngumanga siya. Wala siyang dila. Natakot ako. Gusto ko nang magising pero di ko magawa. Tapos may hawak na agad siyang papel. Itakas mo si Dia. Ilayo mo siya dito. Yun ang sinulat ng babae. Alam ko ng panaginip yun. Kaya hindi ko alam kung paano ko itatakas yung batang lola ko. Kaya umiling ako. Nagsulat siya ulit. Mamamatay siya dahil sa mga alaala. Ikaw, mamamatay ka dahil kay tatang. Tapos yung pinto, parang anytime mamawasak na. Yung babae, pinapasok ako sa loob ng cabinet. Sabi ko nun, sana magising na ako. Kitang-kita ko mula dun sa siwang nung bumagsak yung pintuan. Tapos may humihinga sa tabi ko. Pagtingin ko, may tao, lalaki. Gusto kong magmura kasi parang ako siya, kahawig ko. Pero parang hindi niya ako nakikita. Tapos sabay kaming napaunat ng upo kasi may umalingaungaw na putok ng baril. Nakatingin sa akin yung babae nung bumagsak siya. May tama siya sa braso. Ang liit lang nung siwang pero parang nakatingin siya sa akin. Tapos lumabas yung lalaki. May dala siyang balisong. Nagulat yung nakabarong. Ang huli kong nakita, sinaksak niya sa dibdib yung nakabarong. Tapos yung babae, tumingin sa akin. Tapos ngumiti. Pagbangon ko, pawis na pawis ako. Tapos tinatawag na ako ni Mama. Sinabi ko sa kanya na isama na namin si Lola. Pero sabi ni Mama, ayaw ni Lola na umalis. Hinihintay niya kasing bumalik si Lolo. A year after that, namatay na si Lola. Nakatawag pa siya sa amin noon. Sabi niya, sige, at titira na siya kasama namin. Kaya lang pagdating namin kinabukasan, wala na siya. Kinuha na siya sa amin. Naging instant family reunion namin. May isang pinsan si Lola na nilipitan ako. Sabi niya, kamukhang kamukha ko raw si Lolo. Doon ko nalaman yung totoong kwento. Yung lalaking nakabarong, ayaw sa relasyon nila Lolo at Lola. Sundalo kasi si Lolo, kaya tuwing umaalis ito at buntis si Lola, pinalalaglag yung magiging anak sana nila. Tapos sinabi nung tatay ni Lola na patay na si Lolo at pinilit siyang ipakasal sa iba. Yung bunsong kapatid ni Lola na pinutulan ng tatay nila ng dila para di makapagsalita, itinago sa kwarto niya si Lolo nung bumalik ito. Nakulong yung kapatid ni Lola,
Ito kasi ang umako ng pagpatay sa tatay nila at yung ipinakasal kay Lola. Buhay pa rin daw ito pero walang may alam kung saan na ito mula nung makalaya. Ito na po ang huling kwento ko. Popoy palayaw ni Lolo. Pipoy naman ako. Si Lola nagbigay sa akin ng palayaw. Isang taon na akong graduate nung may makita ako sa may karinderya. Yung karinderyang yun, first time kong kumain doon. Wala na kasing maupuan doon sa pinagkakainan ko talaga. Pagkalapag ko ng bagpak ko, tumayo ako para umorder. Parang tumigil yung pag-ikot ng mundo nung makita ko yung babaeng nasa harap ko. Siya yung nasa panaginip ko. Ang tagal kong nakatulala sa kanya tapos nagsalita siya. Ano raw order ko? Utal-utal ako nagsalita. Mula noon doon ako lagi kumakain. Roselyn ang pangalan niya. Niligawan ko si Rose. Tatlong beses niya akong binasted. Kasi sabi niya, binata ako, tapos siya may anak sa pagkadalaga. Stay-in siya sa karinderya, tagapanggasinan talaga siya. Naiwan sa pangangalaga ng ate niya yung anak niya, tapos yung nanay nila. Wala namang problema sa akin kung may anak na siya. Tapos nakulitan na siya sa akin, kaya sinagot niya na ako. Tinanggap naman agad siya nila mama. Tapos sinama niya ako sa Pangasinan nung umuwi siyang Pasko. Binuntis ko na rin kasi siya. Naka-wheelchair na nanay niya tapos nakangiti sa akin. Yung anak ni Rose, inabutan agad lola niya ng papel at ballpen. Nagulat ako nung ipakita niya. Ipoy. Yan ang sinulat niya. Napalahod ako bigla nung makita yung peklat niya sa braso tapos nung maalala ko yung mata niya. Tapos nung sinabi ng anak ni Rose na putol dila ng lola niya. Takang-taka sila Rose nun. Nanay niya nakangiti lang sa akin. Tatlong araw kami tumagal ni Rose doon. Sa tatlong araw na yun, hindi ko masabi sa kanya yung totoo na tsahin ko siya. Na yung nanay niya, yung kapatid ng lola ko na nakulong dahil sa labis na pagmamahal niya kay lola. Di ko rin kayang sabihin kasi baka ayawan na niya ako. Kay papa ko nasabi pagka-uwi. Siya nagsabi kay mama. Sunod na off ko, inaya nila si Rose na umuwi sa kanila. Kasama namin yung mga pinsan ni Lola na buhay pa, yung may kilala kay Rosalinda, yung nanay ni Rose. Si Rose nagulat, pero nakasal pa rin kami. Akala ko talaga aayawan niya ako. Pagkatapos ng kasal namin, inuwi ko na si Rose at anak namin sa amin. Sinasama ka sa nanay Rosalinda pero ayaw niya. Si Ate Rosario sabi niya, okay lang naman na dun pa rin si nanay Lola sa kanya. Pagkapanganak ni Rose, nakatulog ako pagdating ni Papa. Siya nagbantay sa mag-ina ko. Nanaginip ulit ako. Si Rosalinda, yung batang siya. Nasa bahay nila kami ulit nila Lola. Nakangiti lang siya sa akin tapos nagsulat siya. Salamat, Pipoy. Pagising ko, umiiyak ako. Pati si Rose. Katatawag lang pala ni Ate Rosario na patay na si Nanay Lola. Sa Dubai ako nagtrabaho ng halos 8 taon. Una kong naging trabaho ay bilang isang security sa isang kilalang hotel doon. Madalas ay gabi ang duty ko, sabi kasi nung tsuhin ko sa akin, magpa-good shot ako sa agency. May mga katrabaho akong ibang lahi din, may Indian, Pakistani, pero mas lamang pa rin ang mga Pinoy. May naging close akong Indian na si Jigar. Siya at 4 pang katrabaho ko ang kasama ko ng gabing mangyari ito. Nagro-roving kami, si Jigar kasama ng isa pa sa second floor. Kami naman sa fourth floor. Nung radyuhan niya ako at tanungin kung bakit nasa floor niya ako. Tinginan kami ni Shami kasi magkasama kami at hindi pa naman kami tapos sa floor na yun. Si Shami ang sumagot sa kanya at sinabing tigilan ang trip niya. Kaya lang may bumukas na pinto at sabay kaming napatingin ni Shami. Pareho kaming naistatwa kasi yung lumabas si Jigar. Nakatingin sa amin at nakangisi. Sa may hagdan siya nagpunta. Sinundan namin siya at kitang-kita talaga namin na pababa siya ng hagdan. Papunta na kami sa gawin ng elevator nung pagbukas nun ay si Jigar ang lumabas. Kinelyuhan niya ako at pinagmumura. Pinakalma siya ni Shami at sinabing hindi pa talaga kami bumaba at siya pa nga ang umakyat dito. Natigilan si Jigar nung marinig ang sinabi ni Shami. Agad kaming nagpunta sa surveillance room at tinignan ang footage sa second at fourth floor. Kahit yung bantay doon kinilabutan. Pero yung head ng security, kinagalitan kami. Kilala kasi ang hotel sa buong Dubai.
Ayaw nilang mabahiran ang kung ano ang pangalan kaya hindi kami nagsalita patungkol doon. Sunod naman na ito, may pool yung hotel pero nung gabing yun, wala gaanong naliligo. May mangilan-ngilan lang na nakatambay. Palakad-lakad lang ako nung bigla na lang may marinig akong parang bumagsak sa gilid. Yung tulog na parang may bumagsak kasabay ng may nabasag. Pero nung tinignan ko naman ay wala. Nung wala na talagang tao sa pool, yung Pinoy na utility, nagsimula nang linisan yung pool. Ako naman nagkakape. Biglang nabitawan ng utility yung hawak niya, napaupo siya sa gilid ng pool, nakatingala. Ako rin napatingala, may nahuhulog na katawan. Tapos yun na naman, yung tunog ng nahulog at nabasag. Sabay kaming tumakbo sa may gilid, pero walang katawan. Naulit na naman yun matapos ang isang oras. Hanggang sa mag-alauna ng madaling araw, may nakita na naman akong tumalon at nalaglag mula sa hotel. Kaso nung tinignan ko may katawan na, basag na basag ang bungo at nakapwesto yung binti at kamay niya na mapapingiwi ka. Naka-bathrobe lang yung tao, hindi ko alam kung lalaki o babae dahil sa parang nabasag na itlog yung ulo niya. Pumasok ako sa may lobby, malapit na akong masuka. Tapos dun ako sa may receptionist lumapit kasi Pinay siya. Sinabi ko sa kanya, tapos dapat pupunta ako ng surveillance room, kaso pinigilan niya ako. Sabi niya normal lang nangyayari yun, pero matagal nang nangyari yung nakita ko. Tuwing anibersaryo ng kamatayan ng lalaki, buong gabi makakarinig at makakakita ng tumatalon mula sa hotel. Hindi rin naman daw ako paniniwalaan ng management pag sinabi ko dahil yung mga nakatoka lang sa parting yun ang nakakakita. Last na ito sa ngayon. May isang guest ang nag-report tungkol sa isang manika na naiwan ata ng dating umukupa sa kwartong yun. Yung attendant naman, kinuha agad yun. Hindi ko alam kung saan niya nilagay. Pero sa sumunod na duty ko, nabalitaan kong pinagalitan ng manager yung attendant dahil dun sa manika. Nag-roving kami ulit. Dalawa ulit kami sa isang floor nung may makita kaming manika na nasa labas ng isang room. Kumatok kami sa pinto. May nagbukas na babae. Nung tignan ko yung manika, kapareho niya ng suot. Nung makita niya yon, bigla niya kaming pinagsarahan ng pinto pagkatapos niya kaming murahin. Si Ejas, yung kasama ko, sabi niya sunugin namin yung manika. Buhat niya yon habang tinutuloy namin yung pagro-roving namin. Tapos nung pababa na kami, sumakay na kaming elevator. Hindi namin napansin yung bata na nakatayo sa gilid. Nakita na lang namin siya pagsara ng pinto. Tapos si Ejas, tinanong ako kung nasaan yung manika. Siya naman ang may hawak. Pagsagot kong di ko alam, biglang namatay yung ilaw. Tapos sumigaw si Ejas. Pagsindi ng ilaw, wala na yung bata, tapos yung manika, nasa sahig na. Pinakita ni Ejas yung kamay niya na may kagat. Pagbaba namin, tinapon namin sa basurahan yung manika. Kinabukasan, nasa locker ko na yung manika. Ilang beses kong tinapon, pero kinabukasan, bumabalik. Kung hindi sa akin, sa mga kasamahan ko. Tapos hindi ko na talaga kinaya kasi hanggang sa tinutuluyan namin ng tsuhin ko, sumunod na. Tumawag ako sa nanay ko at nagbabaka sakaling may kilala siyang may alam kung paano itataboy yung manika. Sabi ni nanay, yung isang kaibigan niya sinabing baka poses ito. Ang pinagawa nila sa akin, pinasunog at pinatapon sa yamang tubig ang abo. Sinunog ko nga at nung magkayayaan kami mag-fishing, dun ko tinapon. Hindi na siya bumalik. Pero nung sumunod na mag-fishing sila, sabi ni Ejas, nakita niya ulit yung bata na nakasabay namin sa elevator at nawala. Thanks for listening. Like, share, and subscribe.